sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Sa magandang gabi po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Ito po ang programang Basta Natural. Ako po si Dr. Erwin Torres. Pag-usapan natin ngayong gabi yung edema, yung pamamanas. Madaming nagkakaroon ng ganyang problema, kinukomplain sa atin na nakaupo lang, mapapansin nila medyo lumalaki yung mga paa. Importante ito na maintindihan natin ano yung pwedeng gawin, ano yung mga dahilan para alam natin kung ano yung gagawin. May mga home remedies na pwedeng makatulong, may mga lifestyle changes na pwedeng gawin para ito'y masolusyonan. Although sabi ko nga kanina, yung mga simpleng pamamanas pwedeng gumaling on its own, medyo itaas nyo lang yung paa. Madami pang pwedeng gawin para hindi po kayo mamroblema sa ganitong kondisyon. Yung iba kasi paulit-ulit eh. Pagka umaga, okay. Pero pag paggabi na, lumalabas uli. Kasi nga, ang kulang dyan ay kumilos, gumalaw. Yun yung isa sa dapat nating maintindihan. Kailangan mong igalaw, kailangan mong gamitin yung muscle dun sa affected part na yun ng edema, yung binti, ano, para yun ay makatulong na mapump out yung excess fluid pabalik sa ating puso. May mga exercise na pwedeng gawin, pwedeng makatulong. Ang isa pa, i-elevate nyo. Nawakan nyo yung swollen part ng katawan, tas medyo itaas. Mas maganda kung kayo, bawa nakahiga. Yung taas niya, yung elevation, dapat ay mas mataas dun sa level ng puso. So, dapat nakahiga kayo, medyo mataas yung unan, ilagay nyo sa may binti. Kaya mas maganda yung matutulog, doon nakataas yung paa, makakatulungan para makontrol yung pamamanas. Isa pang pwedeng gawin, massage, silutin nyo siya. Yung affected part ng katawan, yung paghilot pataas, papunta sa puso. So, maging firm, pero wag naman yung hilot na masakit. May konting pressure para mag-move yung excess fluid palabas dun sa area. Yung compression, nagsusuot ng mga medyas. May mga support stockings na pwedeng makatulong. Compression stockings. Kung sa kamay, yung pagsusuot ng gloves. Usually, sinusuot yan pagka nawala na yung pamamanas. Kasi pag nagmedyas kayo at bawa sa paa, nagmedyas kayo, tapos may pamamanas, minsan magiging dahilan niya ng pain. Pagka medyo nabawasan na yung pamamanas, dun kayo magsuot ng medyas para mapigilan yung further swelling. Isa pa, yung protection, kailangan na yung affected area dapat malinis, ma-moisturize, tapos tingnan lagi, baka ma-injure. Minsan yung nagda-dry na balat, madaling magkasugat. Pagka ganun kasi pwedeng maging dahilan ng infeksyon. Kaya dapat laging nagsusuot ng protection sa paa. Kung mapapansin nyo na doon siya laging namamanas. So magsuot ng medyas na medyo masikip kung wala kayong mabili ng tinatawag na compression stockings. Ang isa pang dapat na maintindihan pagka ganyan, bawasan yung maalat. Okay naman yung asin, wag lang sobra. Merong iba, akala nila okay yung alat nila, pero pag iba yung kumain, doon nila makakapagsabi na, uy, sobrang alat. Kasi iba-iba yung level ng panglasa natin. O kaya yung mga mahihilig sa junk foods, mahihilig sa mga processed foods na mataas yung sodium level. Pag sobra yung salt, pwedeng maging daan yan ng fluid retention. Kaya nga importante na tingnan yung mga dahilan, diba? Yung mga risk factor, yung mga nagdetect sa atin, may maintenance sa high blood, sa diabetes, sa puso. Yan, lahat po yan ay pwedeng
maging dahilan ng excessive accumulation ng fluid sa mga body tissues, particular sa may paa, sa may bukong-bukong, nagiging dahilan ng pamamanas. Katulad ng binanggit natin kanina, madaming factor. High sodium intake, poor circulation, kulang sa exercise, vitamin deficiency, yung venous insufficiency, pwede ring stress, pwedeng pregnancy, pwedeng menstruation, yung init ng panahon, yung exposure sa high altitudes, allergy, may high blood pressure, may heart problem, may kidney problem, may chronic lung disease, may liver disease, even thyroid problem, pwede maging dahilan ng pamamanas, yung may hypothyroidism, may mga gamot na pwede maging dahilan ng pamamanas, at saka yung mga oral contraceptives. Pwede itong maging dahilan ng stiff joints, medyo bibigat. Tapos yung pakiramdam na bloated. Mapapansin din, mataas yung blood pressure, tumataas na blood pressure, saka yung pulse rate bumibilis. Ngayon, pagdating sa mga home remedies, kanina nabanggit natin yung mga ilan na pwedeng gawin na mga lifestyle changes. Ilang bagay katulad ng elevation, yung pag-exercise, yung massage, yung compression, saka yung salt intake. May mga home remedies pa na pwedeng makatulong. Kumain kayo ng madaming parsley. Ang parsley ay merong diuretic property. Pwedeng parang tsaa lang gumawa kayo ng parsley tea. Kung may dry kayo na parsley, 2 kutsarita na dried na parsley, ilagay nyo sa isang tasa ng mainit na tubig. Tapos mga 10 minutes bago nyo inumin. So pwede yung makatulong. Pwede ring fresh na parsley, saka yung lemon juice. Ang isa pa, Epsom salt. Pwedeng Epsom salt bath. Yung paan nyo lang na namamanas, ibabad nyo sa tubig na may Epsom salt. Sa mga nag-try na niya, nakakatulong yan para mawala yung water retention. Saka yung pakiramdam na bloated, nangyayari yung reverse osmosis na tinatawag. So simple lang, yung sobrang fluid mailalabas sa ating katawan kasama yung toxin. Makakatulong din para ma-relax yung mga muscles. Pwedeng pakalmahin yung ating mga nerves. Halimbawa, sa isang maliit na planggana or batya, lagyan nyo ng maligamgam na tubig. Tapos mga 1-2 kutsarang Epsom salt. Ibabad nyo yung paa mga 20 minutes. Alisin nyo, tuyuin nyo na yung paa nyo. Pwede yung gawin 3 to 4 times a week or every other day. So makakatulong yan sa pamamanas. Kasi nga yung magnesium component, yun yung nakakatulong. Isa pa na home remedy, uminom kayo ng lemon juice. Pinakasimple ito eh. Ang lemon juice, alam naman natin nakakatulong para ma-flush out yung mga excess fluid saka toxin sa ating katawan. Huwag lang masyadong matamis. Ano? Kasi pwedeng lagyan ng honey. Konti lang, 2 kutsarang lemon juice sa 1 tasang maligamgam na tubig. Tapos lagyan ng konting honey. Yan ang inumin. Pwedeng 2 or 3 times a day. Mapapansin nyo yan na ma-i-improve yung pamamanas. Huwag laging aasa tayo sa diuretics, yung furosemide or spironolactone. Kahit yung spironolactone is potassium sparing, syempre, pwede manghina yung katawan dahil sa bumabagsak yung potassium dahil sa pag-inom ng diuretics. Ang dami pang pwede. Cranberry. Yung cranberry juice, isa din yung popular home remedy sa fluid retention. Diba? Meron siyang diuretic property. Mayaman sa mga minerals like yung magnesium, yung potassium, calcium. Kakatulong para ma-maintain yung proper fluid balance. May mga nabibili naman sa grocery na cranberry juice. Kasi ito, binibigay natin dun sa mga merong UTI or prostate problem. Diba? Dun sa mga kababaihan na paulit-ulit ang UTI, pwede po kayong uminom ng cranberry juice. Sa mga kalalakihan na nagkakaroon ng problema sa prostate, cranberry pwede pong makatulong sa mga kidney problem. Try natin itong mga home remedies na ito. Sabi nga natin, kung after 2 to 3 days, walang improvement, mas maganda na ma-evaluate po ng doktor. Pero ang madalas na nakikita nating reason, yung dahil sa mga maintenance medications. Pag may mga iniinom na gamot sa diabetes, gamot sa presyon, gamot sa puso, magiging dahilan niya ng
ng pamamanas. Yung mga binanggit natin kanina na kailangang igalaw or kumilos or mag-exercise, yung itaas ng bahagya ang paa, lalo na kung matutulog, yan, makakatulong po yan para makontrol yung edema, yung massage, yung compression. Aromatherapy, pwede rin gawin para ma-reduce yung water retention. Kasi yan, nai-stimulate yung lymphatic system, mai-encourage yung fluid drainage. Yung mga essential oil na pwede, yung geranium, cypress, saka juniper, yung tatlo na yan, meron silang property para malesen yung water retention. Instead na Epsom salt, pwede rin po yung gamitin yung mga essential oil na yan. O kaya yung Epsom salt, lagyan nyo ng mga essential oil. Konti, mga ilang patak lang naman eh. Ang essential oil, 3 to 5 drops. Yung 10 drops, medyo madami na. Para mabango. Kasi meron ding iba na yung paa nila ay iba yung amoy pagka hinubad yung sapatos. Ayan, makakatulong po yan para bumango yung paa, malesen yung pamamanas. Isa pang home remedy ay apple cider vinegar. Kung ang Epsom salt ay magnesium, ang apple cider vinegar naman ay merong potassium na nakakatulong para ma-reduce din yung sodium level. Ganon din yung action niya, kapareho ng magnesium. Yung potassium, pabababain yung sodium, na yun yung kailangan para mawala yung pamamanas. Inumin lang yung apple cider vinegar sa isang basong maligamgam na tubig, lagyan ng isang kutsara, inumin 2 beses sa isang araw. Pwede mong itaas eh, kahit 2 tablespoon per glass. Depende po sa panlasa nyo. Huwag nyo lang pong iinumin ng puro kasi corrosive. Medyo matapang itong suka na ito. So, ihalo lagi sa maligamgam na tubig. Pwede nyong lagyan ng konting honey. Masarap po iyan. Yung iba, ang ginagawa, binababad yung paa sa warm water with apple cider vinegar. Kaya lang medyo mahal yun, ano? Kasi dapat equal amount ng apple cider and warm water. Sayang naman. Pero pwede pong gawin. Nakakatulong din yan para mawala yung amoy sa paa. Kasi yung mga maghapong nakasapatos, eh merong iba na talagang iba yung amoy. So pwedeng gawin nyo apple cider vinegar, doon yung ibabad. Nakahalo sa warm water. Isa pang home remedy, yung sibuyas. Alam nyo ba yung sibuyas? Meron siyang diuretic and blood cleansing benefits. Nakakatulong din siya para maiwasan yung pagkakaroon ng kidney stone. Kaya maghilig kayong kumain ng sibuyas isama sa mga lutuin. Ang iba, ang ginagawa, pinapakuluan yung sibuyas. Tapos yung pinagpakuluan, lalagyan ng konting asin. At yun ang iinumin. Subukan nyo po, parang ginisa lang. Pero masarap din po yan. Ano, wag na sugar, salt na konti. Yung iba pa na pwedeng makatulong, may mga pagkain na tawag natin diuretic foods. Yan, repolyo, pipino, watercress, celery, saging, pinya, saka pakwan. Yan, mga pagkain na pwedeng makatulong para mawala yung pamamanas. Ang importante na maintindihan natin ganito, merong iba na mamanas, konti ang iniinom na tubig. Kasi ang iniisip, naiipon po ang tubig sa paa ko or sa kamay ko or sa braso. Hindi po ganon. Ang nangyayari kapag ka kinontrol natin yung tubig, lalong hindi nasusolusyonan yung pamamanas. Kasi napiperceive ng ating katawan na dehydrated. So, nire-retain ng sistema yung water. Kaya nandun yung pamamanas. So, uminom ng madaming tubig. Mapapansin nyo yan. Yung pagkain ng protein, nakakatulong din. Lalo na nga kung ang dahilan ng pamamanas ay yung pagbaba ng albumin. Kaya nga sabi natin kanina, yung egg white, pwede yung makatulong. So, limitahan yung salt intake. Iwasan yung alcohol, yung caffeine. Kasi yan, mga diuretics na magiging daan para yung sodium nare-retain. Water lang yung nalalabas. Kaya iwasan yung alcohol. At ang isa pa, mag-exercise. Kailangan pong gumalaw, kailangan kumilos. Maglakad po kayo. Huwag yung laging nakasakay sa tricycle o sa motor o kung may kotse sa kotse. Maliban na lang kung malayo. Kung ang pupuntahan nyo, kabilang kanto lang.
Yan, maglakad na lang. Just make sure lang na i-observe lagi yung social distancing or physical distancing. Maglakad-lakad, kailangan po ito para makontrol yung pamamanas. Kasi kung hindi kayo magkikilos, lalong lalaki yung binti. Kaya importante na mamanage din yung blood sugar, yung hypertension. Kasi kung hindi kayo mag-exercise, hindi rin mapapababa yung sugar. Nakakatulong yan para mapababa yung blood sugar. Para malimitahan natin yung pag-inom ng gamot. Tandaan natin yung mga gamot sa diabetes, gamot sa hypertension, nagiging daan para mamanas. So, kailangan kumilos, gumalaw, mag-exercise.